Hello, my beautiful friends! It's me again, Raquel, and welcome back to my channel. For today's video, guys, isi-share ko sa inyo kung paano ako nagsisave ng money for my baby. Kasi nung minay day ko to, matagal na, marami nagtanong sa akin kung paano mag-open account. Hindi ko ini-endorse yung video, ah. Share ko lang kasi nung minay day ko nga to is maraming nagtanong sa akin na mga mami kung magkano mag-open account, kung paano mag-open account para sa bata. Para isahan na lang is ginawa ko na lang din ang video. Naisipan kong i-deposit sa banko yung pera ng anak ko kasi kaysa hawak ko lang. Kapag may nakikita akong magandang laruan, magandang damit online, hindi ko na pipigilan yung sarili kong mag-purchase kasi may thinking ako na may pambayad naman ako, may pera dyan yung anak ko. Kaya naisipan ko na much better na i-open ko siya ng savings account. So, sasagutin ko muna kung magkano daw mag-open account para sa bata. Ang baby ko is 1 year old. Magto 2 years old na siya. Nung in-open account ko to is kaka 1 year old niya lang. Ang junior savings account is 100 pesos lang ang maintaining balance niya. 100 pesos pwede ka na mag-open account for your baby. Mga requirements na hiningi sa akin is birth certificate ng bata, PSA copy, tapos 2 valid ID ng mother. Hindi ko na ipapakita sa inyo lahat, guys, ha. Titingnan ko lang kasi para hindi ako magkamali. Doon sa account ng anak nyo, is lalo na pag wala pang 7 years old, nakalagay yung pangalan ng anak mo sa baba is ilalagay yung pangalan mo. Kasi parang kumbaga ikaw yung authorized doon sa account na yon. Pwede rin siyang tumanggap ng remittance, pero may ibibigay kang SWIFT code. May code na nakalagay. Akong work ha, housewife ako, pero online seller ako. Pinopost ko yung mga paninda ko sa FB and sa carousel. Pagka nakakabenta ako, doon sa tubo, may part doon na tinatabi ko para sa baby ko. Tapos monthly sa budget namin, ang ginagawa ko is, pagka merong 5 pesos, 10 pesos na mga buo yung coins, tinatabi ko yon. Kapag ka may bagong bills, yon tinatabi ko rin. Kasi meron akong minimum amount na gusto ko madedeposit sa account ng baby ko every month. Yung mga pre-love na mga gamit din ng anak ko is binebenta ko rin. Lalo na kung maayos pa naman. Eh kasi sayang naman, di ba? Pwede pa naman siyang gamitin ng iba, tapos magkakapera ka pa. Kasi napapagbentahan, bibilan ko siya ng bagong gamit. Kunyari, ngayon kasi malaki na siya, bagong damit or sapatos, pero hindi lahat, tinatabi ko rin doon yung ibang part ng napagbentahan ko, tapos dinideposit ko sa account niya. Katulad nung nagpabinyag kami, maraming nagregalo sa kanya na pera, mga ninong at ninang niya, yun, dineposit ko rin sa account niya. Pagka Pasko, kahit hindi pa kasi nabibinyagan yung anak ko, may mga nagbibigay eh. Pero ako, guys, hindi ako yung dinadala ko pa yung anak ko sa mga ninong at ninang. Kung may magbigay, salamat. Kung wala, okay lang. Kasi hindi naman tayo kumukuha ng ninong at ninang para sa pera lang. So, ayun. Pagka nakakatanggap ng pera yung anak ko, iniipon ko, tapos dinideposit ko sa account niya. Kasi for me, para makalakihan ng bata ang pag-iipon, makita niya, paglaki niya, andun yung pera niya, napamaskuhan niya, nung natanggap niya nung binyag niya, yung mga napagbentahan ko ng used things niya, sasabihin ko sa kanya, doon yun galing. Tinaisip ko, guys, medyo maedad na kaming mag-asawa. Hindi ko naman pwedeng iasa sa mga kuya niya yung kinabukasan niya, yung pag-aaral niya eh. This, hindi masyadong mabigat sa bulsa sa pag-aaral niya kasi mahal ang pag-aaral, di ba? Kahit sa mga gamit niya na lang sa school, doon makuha sa savings niya. Nasimulan ko na may ipon siya, itutuloy niya na lang pag malaki na siya. Gusto ko maging thinking ng bunso ko na maganda yung may savings eh, para for the future, diba? Sa mga katulad kong mamis na housewife, sana may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo and kung na-inspire kayo, please share this video. Don't forget to subscribe, like, and please hit the bell button for you to be notified every time I upload videos. Bye-bye! God bless!